Para po sa mga plano sa mga susunod na araw, alamin natin yung magiging lagay ng panahon mula sa ating ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas. Tito Ariel, magandang morning. Magandang morning sa iyo, Tito Jeff. Umiiral ngayon ang amihan sa Batanes at Tubuyan Islands, kaya maganda po ang panahon at malamig ang simoy ng hangin doon. Makakaranas naman po ng malalakas na pag-ulan sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte ngayong Huwebes dahil sa shear line na banggaan ng malamig at mainit na hangin. Meron din mga pag-ulan sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Abra at Ilocos Sur dahil dito. Posible pong humina na ang shear line mamayang gabi. Samantala, may binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 1,265 kilometers silangan ng Mindanao at inaasahang papasok po ng PAR ngayong araw. Sa ngayon, dahil malawak po ang ikot ng hangin ng LPA, ang trough o extension nito ay nagpapaulan sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Eastern at Central Visayas at maging sa Bicol Region. Kapamilya, maging handa po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kikilos po ang LPA pahilagang Kanluran, posible itong maging isang bagyo sa gitna ng karagatan at tatawaging Bagyong Rosal. Bukas ng gabi, Biyernes, posibleng tumama ito sa Samar Island. Sa kababaybayin pahilaga ang Bicol Region sa Sabado, palabas muli ng Philippine Sea silangan ng Luzon sa araw ng Linggo. Hindi lang po Eastern Visayas at Bicol Region ang makakaranas ng mga pag-ulan sa weekend, kundi pati buong Mindanao, malaking bahagi ng Visayas at Luzon. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na Bagyong Rosal dahil magbago pa ang ating pinakitang senaryo sa lakas at direksyon nito. Samantala, bawal pa rin pong pumalaot ang maliliit na bangka dahil sa matataas na alon sa Ilocos Region, Batanes at Cagayan. At dito po sa Metro Manila, maaraw at mainit pero posible ang dagliang pag-ulan. Yan ang saktong weather update. Balik sa iyo, Tito Jeff. Tito Ariel, itong mga nararanasan natin usually na bagyo, di ba, tuwing December, sa mga nakalipas na taon, medyo destructive. Ito namang inaasahang Bagyong Rosal. Ano so far yung forecast ng lakas nito tsaka dami ng tubig? Sa ngayon, wala pang consensus yung ating mga weather models kung ano ang pinakamalakas na posibleng maabot nitong bagyo. Pero sa ngayon, nakikita natin na mas ulan ang kailangan paghandaan at ating mga kababayan, especially po dahil malawak din ang nakikitang sirkulasyon nito. So malaking bahagi ng bansa ang posibleng makaranas ng mga pag-ulan, hindi lang sa Eastern Visayas at sa Bicol Region.